Yes! Hello mga Jai! It's me again, Entai Gerald, and welcome dito sa ating YouTube channel. So ngayon mga Dai, kung bago ka lang po dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. And of course mga Dai, please click the notification down below para maging updated po sa mga bagong video na ipapublish ko dito sa aking YouTube channel. So ngayon mga Dai, sa araw na ito, meron na naman po tayo makabuluhang vlog na i-upload dito sa ating YouTube channel. Dahil ang video na ito ay magbibigay po ako ng magandang idea at tips kung paano po tayo kumuha online ng ating vaccination certificate. O diba? Kasi alam naman natin na lahat tayo ay nagpa-vaccine na at yung mga lugar kung saan tayo nagpa-vaccine ay may mga kanya-kanyang certificate mga Dai. So, hindi siya uniform. So, ngayon ay meron bagong lungsod ang pamahalaan ng bansa natin na para maging uniform ang ating vaccine card ay meron tayong vaccination certificate mga Dai. At kung saan man tayo pumunta ay meron tayo nito at syempre uniform tayo mga Dai. So, samahan niyo po ako dito sa ating video mga Dai kasi ibibigay ko po sa inyo ang mga tips at step by step kung paano po tayo kumuha ng ating vaccination certificate online at sa pamagitan ng ating cellphone mga Dai. Kaya let's go! So ayun mga Dai, welcome back dito sa ating YouTube channel. So ang ating first step mga Dai ay punta lang po tayo sa ating Chrome or Google. I-search po natin ang vaccert.doh.gov.ph. Yan sa nakikita nyo po sa ating screen, yan po ang ating i-search mga Dai para makakuha po tayo ng ating vaccination certificate. So punta lang po kayo sa Google or Chrome at i-search lang po ang vaccert.doh.gov.ph mga Dai para sa ating vaccination certificate Philippines. So ayun, so pag clinic nyo na po yan, lalabas po ang vaccert.ph to request a vaccination certificate. I-click lang po natin ang continue. Yan. Then after po na-click ang continue, ito po ang lalabas mga Dai. Check nyo lang po ang square na nasa baba, then click nyo lang po ang continue. Then after nyo po na-click po yan mga Dai, ito po ang lalabas. So kung ikaw po ay vaccinated na more than 48 hours, so pwede ka na pong mag-request ng inyong vaccination certificate. So kung ikaw po ay hindi pa po vaccinated, hindi ka po pwede mag-request ng inyong vaccination certificate mga Dai. So kung ikaw naman po ay vaccinated na pero hindi pa po more than 48 hours, hindi ka pa po pwede mag-request or kumuha ng inyong vaccination certificate. So kung ikaw po ay vaccinated na more than 48 hours, pwede ka na pong kumuha ng inyong vaccination certificate mga Dai. Then click nyo lang po ang next. So pag na-click nyo na po ang next, ito po ang lalabas mga Dai. Were you vaccinated more than 48 hours ago for any of your doses? So first dose ka after 48 hours, so pwede ka na po mag-request ng inyong vaccination certificate. I-click nyo lang po ang okay. So pag once na i-click nyo na po ang okay mga Dai, then ito po ang lalabas. Enter po natin ang ating information. Last name, first name, middle name, or kung meron ka naman pong suffix, kung ikaw po ay junior, senior, or the fourth, the fifth, i-enter nyo po yan mga Dai. Then ang inyong birth date, ang month, day, and year. Then i-click po natin ang next. So pag once na i-click na po natin ang next, ito po ang lalabas ulit mga Dai. Vaccination details. Makikita nyo po dyan kailan po ang inyong first dose at kung saan po kayo nagpa-vaccine. Then i-click nyo lang po yung color green.
verify vaccination information. Pag once na verify nyo po ang vaccination information nyo, ito po ang lalabas ulit mga dahil sa inyong mga screen. Makikita nyo po kung kailan ang inyong first dose at kailan ang inyong second dose, at makikita nyo rin po kung saan kayo nagpa-vaccine. I-click nyo lang po ang continue mga dahil. Then, pag once na i-click nyo na po ang continue, ito po ang lalabas. Enter lang po natin ang 7 character na makikita nyo po sa inyong screen. So, kung anong character po yan, enter po natin. Then, i-click po natin ang OK. So, pag once na i-click na po natin ang OK mga dai, ito po ang lalabas. I-check po natin ng maayos kung tama po lahat ng information na nakikita nyo po. Ang vaccination name, birth date, and yung kasirean nyo po. Then, first dose kung anong brand, second dose kung anong brand, at kung kailan at saan kayo nagpa-vaccine mga dai. Then, ito po ang lalabas ulit, ang vaccination PH. So, yan po ang inyong vaccine certificate mga dai, ang QR code. So, pwede nyo po yan screenshot, then ipaprint, then pwede nyo po siyang ipa-card para kahit kung saan man po kayo pumunta ay dala-dala nyo po siya mga dai, at hindi po siya mabasa at hindi masira. So, para maging uniform ang inyong vaccination card, so mas maganda na kumuha po tayo ng vaccination certificate. So, yun lang mga dai. Maraming salamat. It's me again, Inday Gerald. Huwag nyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At i-share ang ating video para kahit pa paano ay makapagbigay tayo ng magandang impormasyon sa mga kapwa natin Pilipino na gustong kumuha ng vaccination certificate. Kaya, thank you so much and keep safe tayo mga dai. God bless and good job tayo ngayong araw dahil nakagawa na naman po tayo ng isang makabuluhang vlog dito sa ating YouTube. So yun mga dai, sa pagkuha po ng ating vaccination certificate ay kailangan po natin 48 hours po tayo after po tayo na-vaccinan. So kung ikaw po ay na-vaccinan na po ngayong araw, kinabukasan or next day, pwede ka na po kumuha or mag-online para sa inyong vaccination certificate mga dai. So ayan, nakikita nyo po sa ating screen, ganyan po ang klase ng ating vaccination certificate. Yan po ay valid po sa lahat ng establishmento. Ang QR code ay naglalaman na ikaw po talaga ang may bitbit or ang may dala ng inyong vaccination certificate mga dai. Kaya inilinsad po yan ang ating pamahalaan para uniform po lahat ng Pilipino ang vaccination certificate nila. Kasi alam po natin na kung saan man po tayo ay nagpa-vaccine, halimbawa dito sa Makati, sa Pasig, sa Patero, sa QC, sa Manila, ay iba-iba po ang mukha ng vaccination certificate. So hindi po magkakapariha. Dito po sa amin sa Makati ay ang vaccination card po namin ay mayroong QR code. So, sa ibang lugar naman po ay wala po siyang QR code, kaya minabuti po ng ating pamahalaan na meron tayong vaccination certificate para uniform po lahat ng Pilipino ang vaccination card nila at meron pong QR code. So, thank you so much po mga dai sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para mag-i-update po sa mga bagong video dito sa YouTube channel mga dai. Thank you so much mga dai. Please, pwede niyo pong i-share ang ating video para pa kahit pa paano ay makapagbigay tayo ng magandang impormasyon sa mga kapwa natin Pilipino na gustong kumuha ng kanilang vaccination card through online.